Hello mga kawiti. Oh. Para hindi naman ako nakabukaka sa inya. Para niluto ni Talia yung spaghetti. Nasukusok pa. Minicrowave ko. Boom! Init! Tikman natin kung masarap. Fettuccine yung ginamit yung pasta eh. Yung pirat. Italian food nga. Maasim eh. Pasta ng mga medyo maasim-asim. Kumbaga, nandiyan ako sa likod. Parking lot. Mag-isa lang ako. Meron doon nakain. Temp yun. Meron kasi dito yung app na kung tawagin na yung variable. Ngayon, so yung mga kumpanya magpo-post lang na kailangan nila ng temporary na trabahador. Ano? Ngayon, pag dinownload mo yung app na yun, may mga trabahong lalabas. Merong Monday to Friday, may Saturday, Sunday lang, merong isang araw lang. Tapos kiklik ka lang. May mga presyo na rin kung magkano. May mga $150, merong $165, 8 hours. Ngayon, ito, yung babae, at saka yung lalaki si Chris. Galing siya doon. Meron din ako nga-up noon eh. Minsan kasi, tsaka si Talia meron. Minsan, Sabado at Linggo, gusto pa namin mag part-time. Walang pasok sa tayo yung Sabado at Linggo. Wala din ako. Ngayon, ako may overtime. Kailangan ko pumasok ng Sabado. Sabi ko mag-bid ka. Mag-bid ka dito sa kumpanya namin. Ngayon, sabi ko wag na. Mabilis lang naman ako. Parang 165 bali. Gusto niya para makita niya yung trabaho ko. Sabi ko, ikaw. Nung nag-decide siya, sabi niya, sige. Tapos na yung bidding. Hindi na siya tanggapin. Kahit yung mga sa yung mga thrift store dito sa Salvation Army, mag-ahangar ka lang ng mga damit. Iba-ibang size. I-sort mo lang. Magkano yun? $122 ata. Pag hindi ay Salvation Army is yata ay $96. 8 hours. $5,000 isang araw. Kanina may nabasa akong comment. Matanda sila magkasama. Nasa Canada sila. Parang Alberta ata. Sabi niya, retired na daw siya. Maganda ng buhay niya. Tsaka yung mag-asawa. So, kumbaga pension na sila. Umingi sila ng pamanhin sa mga sinabi nila sa akin. Ngayong napanood daw nila yung mga video, natutunan daw nila na ako daw ay may puso para sa kapwa. Sabi ko,
Hindi naman ako nagagalit sa basher, kaya lang asahan nila na kailangan ko din mag-explain para naman protektahan ko din naman yung sarili ko. Kasi ayokong isipin nyo na balas-ubas ako mag-reply. Sa akin naman, pag balas-ubas ka mag-reply, balas-ubas din ako mag-reply. Walang filter na, wala na yun dahil ako ay content creator o dahil ako ay nag-vlog, kailangan ko i-handle ang sitwasyon. Hindi, tayo ay tao. Tao tayo, may pakiramdam, may damdamin, at saka you can express everything sa social media. So, hindi kayo entitled na mambash ng tao tapos ine-expect nyo na maging nice kami sa inyo. Merong mga ganong sitwasyon. Pero pagka below the bill, do you think kaya mong kainin nyo? Kahit sino, siguro yung mga pinakamababait na tao sa mundo, there are limitation, may hangganan. Tapos kanina o kagabi, may pinapanood daw kaming series. Kung alam niyo yung The Big Bang Theory. Almost, I think 10 years, more than 10 years sila nagkaano. Na-realize nila yung edad nila, talagang tumanda na sila dun sa show. Tapos na-realize nila na may ako at saka si Talia, na-realize din namin kagabi. Maging masaya na tayo. Kasi tingnan mo sila oh. Hindi nila napansin yung panahon. Nagkatitigan kami ni Talia. Sabi ko nga, tanda mo noong 2020, ganyan-ganyan. Ah, 2018 pala. Doon niya ako. Nakilala. So, isa-isa namin, binay-bay-bay-bay namin. Talaga palang bawat minuto ay importante. Kailangan maging masaya tayo. Kung anong meron tayo, maging halimbawa, pera tayo, talagang i-google na natin sa kung saan natin mga gusto, kung saan tayo liligaya. Kasi pagdating ng panahon, sa lumpas na lang makakapagpaligaya sa atin. At saka yung mga kati-kating ko. Talagang kailangan natin maging masaya. Hindi nyo naman kailangan maging banal na magpakabait sa kapwa. Pero yung tawagin natin ay kapayapaan, peace. Ang laki ng bagay. Tuwing umaga habang nagdadrive ako, luwa 30 minutes eh. Minsan na 25 minutes to 30 minutes ang biyahe ko. Nagdadasal ako sa sasakyan. Wala na akong hinihilig. Puro pagpapasalamat na lamang. Lakas ng katawan. At pasasalamat na kinukontinue tayong alagaan ang pamilya natin, kaibigan ko, kayo, lalo na kayo. Ang sarap sa pakiramdam. Kaya minsan yung mga nagko-comment na magdasal muna bago kumain, hindi po talaga ako nagdadasal sa harap ng camera. Kasi, titry nyo magdasal ng time-time, kayo lang, nagdadrive kayo, o kaya eh, ako ngayon, minsan kahit na dumi, walang pa. Alam ng Diyos yan. Kasi ayun yung katahimikan ko eh, ayun yung peace ko, ayun yung way ko para ako ay makapagpasalamat sa kanya. Kasi busy din si Kawiti eh, at trabaho pa. So, para sa akin, walang sinasabing ang lugar ng pagdarasal ay talaga yung may peace ka, katahimikan. Lagi kong ine-explain yun. Ano?
Kaya naman mga kawit eh. Pasasalamatan ko kayo sa lahat ng inyong mga biyayang binibigay sa akin. Kasiyahan, mga comments na masasaya, isineshare niyo sa akin ang buhay ninyo, sineshare ko din sa inyong buhay ko. Gusto ko talaga meron tayong communication. Hindi lang basta ako kakain. Gusto ko tayo nagkwentuhan kagaya nito. Ano? So maraming maraming salamat po sa buong sumusuporta sa akin. Hindi ko akalain na aabot ako sa 131,000 followers. Thank you. Kilala niyo mga sarili niyo. Maraming maraming salamat sa inyo. Kaya ako, pagdating po ng December 1, araw-araw may regalo. Araw-araw ay may taong mabibiyaya hanggang makatapos ang buong December. Ano? So, yun mga kawiti, maraming maraming salamat at ingat po kayo. Ano? Ingat po kayo at napaka-press ko po din. Gusto ko talaga dito sa mga bundok-bundok, sa mga punong-puno. Yun talaga ang pangarap ko eh. Ay, natupad ko na. Aba, ay mamantika pa ang uso. Ay, ayun mga kawiti, maraming maraming salamat at walang hanggang pasasalamat ang binibigay ko sa inyo at saka ang support at si Talia at saka ng buong pamilya ko. Maraming maraming po salamat. Ano? Ingat po kayo. Bye-bye!